as President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng delegasyon ng Kamara sa budget ng Office of the Vice President. Pero gaya noong huling pagdinig, mataas ang tensyon sa Kamara kanina. Tanong ni saging Party ng Representative Rodante Marcoleta, isasantabi na ba ang tradisyong bigyan ng kortesiya ang OVP pagdating sa agarang pag-aproba ng budget nito? Wala na dapat tanong yan. At ang nangyari, a barrage of questions, that's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by the government? Nagkainitan pa nung sinuspende ang hearing. Why is it that the government is not we are also a very just the same. Nang ituloy ang pagdinig, we're not tradition. Nagusyon si Representative Marcoleta na itigil ang budget hearing at ipasa na ang OPP budget. Pero natalo ang musyon. Iaanhin natin ang tradisyon kung tataliguran natin ang ating responsibilidad sa taong bayan na suriin, kilatisin ang ating budget. Bukod sa wala ang isip, wala rin kahit isang staff ng OVP na tumalo sa pagdinig. The head of agency should be present. And I do not care even if she is the vice president. Madam Chair, I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Sa sulat ay pinadala ni VP Sara kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi niyang ipinauubay na niya sa House Appropriations Committee ang kanilang budget. Nasa committee naman na daw lahat ang dokumento kaugnay ng hinihingi nilang budget. But in Ella to the max. Kung hindi po kayo makakasagot, Madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Mga taga-COA, Budget Department, ang sumagot sa tanong ng mga kongresista, kabilang ang tungkol sa 53 million pesos na gastos sa taunang renta at gamit ng 12 satellite offices na ipinatayo ng OVP noong 2023. Pati ang mga umunay pa expired at hindi na ipamahagi relief goods ng OVP at 65 million pesos na unliquidated na pondo. Not submitted within the time given with the OBB, we will address it or issue a notice of suspension. Tinanong din ni Marcoleta ang notice of disallowance ng COA sa OBB. There is no guilt yet until and unless you are able to receive the reply, the answer, and the explanation of the Office of the Vice President. That is correct. And it have is you received a copy of the reply po? Yes. They have not yet replied. Sa huli, na-defer ang termination ng pagdinig sa 2025 budget ng OVP. Patuloy namin kinukuha ang panig ni Vice President Duterte hinggil sa mga issue na ipinupukol sa kanya. Kasabay ng deliberasyon sa Kamara, may inilabas ulit na video ngayong araw ang kanyang tanggapan. Dito, inakusahan ng VC ang House Speaker at si House Appropriations Committee Chairman Zaltico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Noong 2023 raw, may inaprobuhan ng 5 billion pesos na budget sa Department of Education para sa pagpapatayo ng classroom. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom. Nang hindi raw siya pumayag, lumobo ang budget sa 15 billion pesos sa aprobadong National Budget o General Appropriations Act. Pero yung itinagdag, yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Sa taong ito naman, binawasan umuno ng Kamara ng 5 billion pesos ang budget para sa classroom repairs ng DepEd at itinagdag sa classroom construction. Pero ayon sa vice, naglakip ang Kamara ng listahan kung saan itatayo ang mga classroom. Dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot.
sa ginagawa nila. Hiningan namin ng pahayag ang opisina ng Speaker Romualdez, pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Si Representative Ko naman, tinawag na panluloko ang sinabi ng vice na kontrolado muna nila ni Romualdez ang national budget. Napakalaking pambubudol, ang kala nilang taong bayan, hindi matalino. Matalino po, sasagutin po natin yan. Una-una po ang miyembro po ng appropriations is around 139, ang vice chair po is around 56, ang congressman po is 300, meron po tayong mga senador na 24, meron pong miyembro ng bicameral conference committee, almost 30 po ang nag-a-attend yan. Pinasaringan din niya ang vice, kongres sa paggamit ng confidential fund noong 2022. At tandaan, GOA at hindi kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat nating bantayan. Hiningan namin ng tukon dito si VP Sara para sa GMA Integrated News. Ako si Marisol Abdurrahman.